nang ipadelete yung video, guys, hindi ko i-delete yung video. Dahil lang dito naman din naman tayo, pati na lang natin ibukin lahat, di ba? Nag-chat na naman siya sa akin madaling araw, si Cherry White. Nag-chat siya sa akin, ano sinabi niya? Respeto, girl. Bakit? Nerespeto mo ba ako bilang babae? Hindi. Hindi mo ako nerespeto bilang babae. Kaya bakit ka pa re-respetuhin? Mga kapenyo, tirahin na natin itong mainit na issue ngayon. Pasok, intro! Heyo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today, meron na naman tayo napaka-init na reaction video. Babae ni Boy Tapang, nagsalita na nga dito sa social media na kung saan galit nga etong babae mga kapenyo na naging manliligaw nga daw niya. Etong si Boy Tapang na kung saan nadadawit nga raw siya at nadadamay siya dito sa issue ngayon. At alam naman natin mga kapenyo na kasikatan ngayon ng chita ese ni Boy Tapang at Cherry White, chita ituloy. Na kung saan mga kapenyo parang siya nga raw ang lumalabas, no, na umeepal dito or umiintrada dito sa samahan ngayon ni Boy Tapang at ni Cherry White. Na kung saan, pinabulaanan niya yon, no? At tara mga kapenyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay natin panoorin dito nga sa naging babae ni Boy Tapang. Tsaka isa pa, magkontentan lang kayo na magkontentan dahil wala akong pakialam sa inyo. Yun, no, puta, mainit ka agad ha. Magkontentan lang na magkontentan, no? Magandang araw po. Marami po akong nakikita mga comments na hindi maganda about sa akin. Na keso ginagamit ko lang daw po si Boy Tapang para sa pagsikat. At hindi daw po totoo lahat ng mga sinasabi ko. Alam mo, girl na lang itawag natin dito, no? Alam mo, girl, talagang lalabas at lalabas ka talagang ganon dahil nga alam mo naman na talagang sikat tong mga to, si Cherry White at ito si Boy Tapang. Syempre, yung mga fans lang nila, no? Yung community nila, pwede ka kaagad nila tirahin na kung saan kahit patama yung sinasabi mo, alam naman natin na may punto rin naman tong si girl, no? At pinaglalaban niya yung kanyang reputasyon dito. Ngayon po, ikukwento ko po lahat ng mga totoong nangyari. Nag-start po ito na mag-usap kami ni Boy Tapang kung hindi po ako nagkakamali. Noong November. Nag-chat po kami at maayos po siya makipag-usap. Nagkapalagayan po kami ng loob. Yes, okay. At gusto niya pa nga pong pumunta dito sa lugar namin, which is itong Nueva Ecija. Uy, layo ha, mga kapenyo ha, taga Nueva Ecija, itong babae, no, at siguro nagkakilala sila sa chat nito ni Ronnie na kung saan sinasabi nga nito ni girl na nagkapalagayan na nga sila ng loob nito ni Ronnie. Ngayon po, habang tumatagal, nag-uusap pa rin po kami at dumating po sa punto na nanligaw po sa akin si Boy Tapang. Yo. Kung susuriin po natin, sa mga nagko-comment po, nahangad ko lang po ay magpasikat. Sana po noon pa lang sinagot ko na po si Boy Tapang. Pero hindi po eh. Hindi po ako ganung klaseng babae na hangad lang ay sumikat at manggamit. Hindi. Ayun. So, ayan mga kapenyo, no. Ito, ipapaliwanag ko lang kung bakit naging ganito ang reaction ni girl. Na kung saan, ito kasi si Cherry White at Boy Tapang gustong ipadelete yung video na nailabas nga niya. Eto si girl, syempre, nilalaban naman din niya yung karapatan niya dahil nanligaw lang naman din pala etong si Boy Tapang. So, i-remove natin yung salitang babae, no? So, hindi niya naging babae to. Kumbaga, niligawan lang niya, no? Na kung saan, binabash nga siya ngayon na sinasabi na ginagamit nga lang daw niya si Boy Tapang. At may punto naman yung babae, kung talagang ginagamit nga naman niya, sana matagal na, naunahan niya na itong si Cherry White sana, di ba? Kung kasikatan lang ni Boy Tapang yung gusto niya. Hindi po ko yung tipong babae na ganun. So, bakit nga ba humantong sa ganitong sitwasyon? So, sasabihin ko na po sa inyong lahat ng katotohanan. Unang-una po, pumunta po ako ng Cebu para sa promotion. May kumuha po sa akin doon na gadget store, isang sikat na gadget store sa Cebu para kuhanin ako. So, yung may-ari po ng gadget store na yon, naghahanap po ng mga vloggers sa Cebu.
Kesyo, kaibigan ko nga po si Boy Tapang at wala naman po kami samaan ng loob, chinat ko po siya. Ako na po mismo ang nag-chat sa kanya. Pero hindi po siya nag-respond. Ngayon po, habang nagtumatagal, habang nasa Cebu pa rin po ko, nagulat po ko nag-chat sa akin si Boy Tapang at nag-aayang makipag-collab. So, pumunta po ako noon dahil wala naman pong issue. At nandun po si Cherry White noon. Andun po lahat ng team niya. Pumunta po kami doon, kasama ko po si Isaac, si Sabaw. Ngayon, nag-collab po kami at inaya po ako mag-collab ni Boy Tapang. Ayan na. Inaya po ako mag-collab ni Boy Tapang at gusto niya pong content, siya po ang nag-isip ng gawin namin yung content na yon. Pero bago namin gawin yung content na yon, sinabi ko sa kanya na baka magalit si Cherry White. Pero ano sabi niya? Hindi. Hindi daw po siya magagalit. Ayun, so parang bilang respeto mga kapenyo, eh nagsalita naman din pala itong si girl, no, dito kay Boy Tapang na baka magalit nga itong si Cherry White sa kanilang pagkukulab, no, eh i-correct ko lang po mga kapenyo, hindi po naging babae ni Boy Tapang to at nanligaw, no, itong si Ronnie pero hindi ata niya totaling naging sila, hindi niya nasagot, no, itong si Ronnie. Na kung saan, napunta nga raw, no, ito na kay Cherry White. Kaya since nga daw wala naman silang samaan ni Boy Tapang ng loob, no, kumbaga para naging sports lang doon si Boy Tapang dahil nga niligawan siya, hindi naman naging sila. So walang mali siya, no, at ito na nga yung kwento niya. Kaya umag-rip po ako. Ginawa ko po. Kaya, kasi po sinabi naman niya wala daw magagalit eh. So ginawa ko po. Nag-content na po kami noon. Oo, wala naman pala. Naging maayos po yun. At actually po, nung nagkita po kami ni Cherry White, iba na po yung pakikitungo niya eh. I mean, may selos na. Para sa akin, bilang babae, mararamdaman ko po yun. Mararamdaman mo yun. Iba na po yung pakikitungo niya sa akin, pero hindi ko po pinansin. Okay. Nag-picture pa nga po kami yan eh. So, kinabukasan po, nag-upload po si Sabaw ng behind the scene. Hindi pa po ako nag-upload nun ha. Nag-upload po siya. At ngayon, madaling araw, 2 a.m. Kung gusto niyo po ng proof, i-comment ko po dyan sa comment section. Madaling araw, tumawag po sila sa akin, tawag ng tawag sila, pero hindi ko sinasagot. Tumawag sila sa akin, naalipungatan pa po ko nun. Sinagot ko, pero ano bungad sa akin? Mura! Oh! Nako, mga kapenyo, patay. Issue talaga kay Boy Tapang to, mga kapenyo, no? Ang naging sagot daw nga sa kanya, minura siya. So, babaeng tao to. Si Senator Rapi Tulpo nga, respeto yung mga babae. Tayo pa kaya na, di ba? Grabe naman yun kung talagang totoong ginawa ni Boy Tapang yun, mga kapengyo, ha? Mura po yung bungad sa akin. Sabi po sa akin, basta sobrang nakakalungkot lang. Kasi po, bigla akong mumurahin ng hindi ko alam yung dahilan. Sasabihan ako ng malandi. Oh, ay, sakit. Buong pagkatao ko po. Ngayon ko lang po naranasan yung ganito sitwasyon. Actually po, ayoko po ng gulo. Ayoko po mangyari to. Kaya, nung madaling araw na tumawag po sila sa akin, galit na galit sa akin si Cherry White. Rinig na rinig ko yung pag-aaway nila. Hindi ako nagsalita ng hindi maganda sa kanila. Sabi ko sa kanila, wala akong ginagawang mali. Ayaw nila ipapost yung video. Pero bakit? Walang mali sa ginawa ko. Unang-una sa lahat, sino ang nag-isip ng content na yon? Si Boy Tapang. Sino ang nag-ayang makipag-collab? Si Boy Tapang. Kaya wala akong maling ginagawa doon. Ayun, so kaya nagsalita tong si girl, mga kapenyo, eh siya pala ang naging dahilan, no, ng pag-aaway nito ni Boy Tapang at ni Cherry White. Tapos ngayon, mumurahin ako? Sasabihan ako ng malandi? Aba, hindi tama yun. Bilang babae, hindi po ako titigil. Hindi po ako magsasalita ng ganito. Kung hindi po tama yung mga, kung hindi po totoo yung mga sinasabi ko. Pero bilang babae po, nakaka-insulto. Naiiyak siya, mga kapenyo, no? Na kung saan,
may punto naman, no, itong sinasabi nga ni girl dito na talagang naiiyak nga siya dahil nga, kumbaga, siya yung napagmulan eh, yung napagbuntungan, no, ng galit ni Cherry White dahil nga sa pagseselos, no, na kung saan, kumbaga, pass is pass na nga, no, hindi nga daw naging sila ni Boy Tapang talaga, at ito na nga, nung dumating na si Cherry White, di ba, kumbaga, nakipag-collab siya, dahil expected niya na walang samaan ng loob, wala silang samaan ng loob ni Boy Tapang. Pero hindi niya na-realize na si Cherry White pala ang magagalit dito. Sa totoo lang po, nung araw na yun, mura sila ng mura, nadamay pa ako. After ng tawag na yun, pinatayan ko na po kasi sobrang sakit na ng mga salita. Kahit tanungin niyo man sila, wala ako sinabing hindi maganda sa kanila. Ngayon, nag-chat ako kay Ronnie, aka Boy Tapang. Sinabi ko sa kanila, sinabi ko sa kanya mismo, Ronnie, bakit ganyan? Anong ginawa kong mali? Wala naman akong ginawang mali. Hindi ko po kasi alam yung ginawa ko. Bakit bigla ako minura at sinabihan ng malandi? Alam mo, kung anong kasing laki ng ano mo, yan kasing liit ng utak mo. Oh, putang ina, oh. Pinagsalitaan niya ng real talk dito, no? Etong si Miss Cherry White dito, na kung saan. Grabe to, mga kapenyo, no? Diyos ko, maliit na bagay pinapalaki mo. Hindi ko naman nilandi. Wala akong ginawang mali. Kaya wala silang karapatan para murahin ako at sabihin ng hindi maganda dahil wala akong ginawang mali. Yung gabing yon, yung araw na yon, nag-chat sa akin si Ronnie. Umalis daw siya sa bahay ni Cherry White. Saan siya pumunta? Sa Makati. Nasa Cebu pa ako nun. Pumunta si Ronnie, aka Boy Tapang, sa Makati. Ngayon, kinabukasan yung flight ko nun. Tapos anong gusto niyang gawin? Babayaran niya yung ticket ko para pumunta sa Makati, para magkita kami. Para saan? Hindi ako pumayag. Tinanong ko siya, bakit mo i-refund yung ticket ko? Bakit mo babayaran yung ticket ko? Tumawag siya ng tumawag sa akin. Pero kung gusto niyo ng proof, papakita ko sa comment section para hindi ako yung nagmumukhang masama dito. So ayan mga kapenyo, no, talagang totoo po na ilang beses siya tinawagan dito ni Ronnie. Yan, no? Yan, may badge pa yan mga kapenyo na kung saan may check yung pangalan nito ni Ronnie dito. Na talagang real talk po, no, na nagkausap talaga sila. Yung mga proof na yan, bukas or mamaya, gawan natin ng reaction video ulit yon. At talagang magugulat kayo talaga, no, sa pasabog nito ni girl. Kasi parang nakikita ko sa comment section, parang ako yung may mali. Parang ako yung nanlandi. Hindi po ako ganung babae. Hindi po ako manggagamit ng tao para sumikat. Hindi ko po isasakripisyo yung buhay ko para sa taong hindi ko naman mahal para sumikat. Kaya sa mga nagko-comment po dyan na hindi maganda sa akin, tigilan nyo na ako. Kasi until now, hindi pa rin sila tumitigil eh. Gusto nilang ipadelete yung video. Guys, hindi ko i-delete yung video. Yun, no? Grabe, ang tigas ni girl dito, mga kapenyo, ha? Kaya mismo si Boy Tapang at Cherry White na nga ang gusto magpa-delete ng video. Pero kita nyo naman, palag kung palag etong si girl, no? At talaga sinasabi niya rito, hindi niya i-delete ang video, no? Siyempre, karapatan niya yan, mga kapenyo, no? Wala silang magagawa dyan kung ayaw talagang i-delete neto ni girl, no? Pero na lang, kung magdemanda sila, pero kahit magdemanda sila, mga kapenyo, wala naman silang maibubutas dito sa babae talaga, no? Dahil may mga preba siya at may proof siya na may mensahe talaga si Boy Tapang doon. Walang mali sa ginawa ko. Walang mali. Tapos eto pa. Okay. Dahil nandito naman din naman tayo, pati na lang natin ibukin lahat, di ba? Nag-chat na naman siya sa akin madaling araw. Si Cherry White. Nag-chat siya sa akin. Ano sinabi niya? Respeto, girl. Bakit? Nirespeto mo ba ako bilang babae? Hindi. Hindi mo ako nirespeto bilang babae. Kaya bakit ka pare respetuhin? Kaya walang dahilan para i-delete yung video dahil wala ako masamang ginagawa. Yun, no? Kumbaga, nawalan na rin ng respeto yung babae dito, no? Dito kay Boy Tapang at Cherry White. Lalong-lalo na kay Cherry White nga raw na kung saan hindi nga siya nirespeto at nakarinig pa siya ng mga ilang mura, no? Kayo ang may masamang ginagawa. Wow, kaya tigilan niyo na ako. Dahil hanggang ngayon, kulit pa rin kayo ng kulit sa akin. Ayaw niyong maglabas? Kasi bakit? Kasi wala kayong mailalabas. Wala kayong mailalabas na katotohanan. Kaya please lang, Cherry White, Boy Tapang, tigilan nyo na ako. Huwag nyo na akong i-chat. Anyways,
Sinabi ko na po sa inyo yung totoong nangyari at kung maniniwala po kayo sa akin at kung hindi kayo maniniwala sa akin, nasa sa inyo na po yan. So yan mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito sa naging babae nga raw, no? Raw. Neto ni Boy Tapang na kung saan mismong siya nadamay na nga at napagselosan neto ni Cherry White. At talagang kitang-kita nyo naman kung paano siya halos naiyak at kung gaano kasama yung loob neto ni girl dito kay Boy Tapang ngayon at Cherry White na kung saan dumating pa nga sa punto na parang halos murahin na siya, no? At talagang hindi nga raw siya papayag na i-delete ang video na hawak-hawak niya at may mga prueba siya dito. So abangan nyo na lang mga kapeng yung gagawa natin ng reaction video kung ano yung mga napag-usapan nga nila neto ni Boy Tapang. So kung kayo tatanungin ko mga kapeng yung, naniniwala din ba kayo dito sa statement ni girl na meron nga raw tinatago etong si Boy Tapang at Cherry White? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapeng yung, at lahat-lahat po yan mabasa ko. Maraming salamat mga kapeng yung, at kita-kits na lang tayo sa susunod kong reaction videos. Real. Maybe we should hurry up and see all the